ang sobrang haba ng kaniyang condenser na kalagay. Ayan, nasa taas. Nagkapag-carga na po tayo ng refrigerant. Yung amperahe niya nasa 6.9, umabot ito ng 7.1 na ngayon, tumataas na siya yung kanyang amperahe. Ang tamang amperahe niya nito ay 8.2 amperes yung rated current niya, nameplate 4108 yung ginagamit natin na refrigerant. Subukan po natin ito ng kanyang pressure kasi masyado mababa yung pressure niya at saka yung amperahe niya mataas. Umabot na ito ng 8.9 amperes. Titingnan natin yung kaniyang subukan natin ito ng ilang minuto kung tataas pa ba ito. Ito ang kanyang pressure ay nasa 90 PSI. Sana nasa 140 PSI sana ito. Mababa talaga yung kanyang pressure. 9.1, tumataas na siya. Ito na siya, 8.9 na, tumataas na talaga siya. Ang problema lang natin, 8.2 yung tamang rated current niya. Dapat hindi tayo sumobra ng 8.2, ngayon sumobra siya. Subukan natin titingnan yung kanyang suction at saka discharge, nag-close ba ito. Baka nag-close lang siya kasi sobrang baba ng suction. Nasa 140 PSI sana ito. Mataas yung kanyang amperahe. Yung tamang amperahe lang niya ay 8.2 lang amperes lang sana. Sobrang taas. Subukan natin na buksan natin ito. Baka hindi na fully open. Okay naman, naka fully open naman siya sa discharge dito sa suction tayo. Naka fully open na naman siya. Ibig sabihin open to lahat, wala namang problema. Kuha lang tayo ng 4. Tayo sa discharge. Okay naman, open naman. Kaso lang hindi masyado uli open naman lang kanyang valve dito. Ito rin, close na natin. Nag-ice po ang kaniyang suction. Yun, may ice siya. Parang plugged yata yung compressor. Mahina yung suction niya, malaki.
yung discharge niya okay naman, walang problema sa discharge. Sa suction ang problema, mahina yung suction kasi nasa 70 psi lang ito, dapat nasa 140 psi sana ito. At saka yung tubo niya, nag-ayos ang tubo sa compressor. Ibig sabihin, flooded yung compressor nito. Hindi siya makapag-suction ng maayos, mahina yung suction niya. May problema tong compressor. Okay naman sana yung mainit naman dito. Okay na sana yung init dito, kaso lang may ice. Nasa 12.1 amperes ang amperahe, tapos yung tamang sukat sana niya 8.2 amperes lang sana. Dito mababa yun ang pressure pa rin. Yung compressor nito, napag-decision na natin, na-flooded siya. Pero malamig naman sa loob. Wala namang problema, malamig naman sana siya. Kaso lang may problema yung compressor, flooded dito. Mahina yung suction niya. Malakas ang discharge, ang suction mahina. Hindi siya tama yung suction niya. Hindi masyado malakas mingkup. Ganun pa rin yung kanyang amperahe, nasa 12.3. Tapos yung yellow, yung ice dito, biglang nawawala. Pero mayroon siya dito sa loob ng compressor, yung sa suction line niya sa compressor. Yun, nag-ice talaga siya. Ganun pa rin, hindi nagbago yung kanyang pressure. Nasa 70 psi lang ito. Dapat nasa 140 psi sana ito. Yun, subukan natin kasi umanda naman siya ng isang oras na. Testing na natin ito isang oras, hindi naman siya namamatay yung compressor. Malamig naman doon sa loob, sa evaporator niya, malamig naman na yung bugal ng hangin. Pero ganito na lang sana, basta yung decision natin ito ay yung kanyang compressor is flooded. Ibig sabihin, mahina po yung kanyang suction. Hindi talaga sila nagkasabay. At normal yung suction nito, mahina talaga yung suyok ng kanyang refrigerant papasok sa condenser. Nandito tayo ngayon sa evaporator area. Subukan natin yung kanyang lamig. Okay naman, wala na tayong pakitang problema. Dito na lang po tayo. Huwag po niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong video ko.